araw sa lahat. Ako si Happy. Ito ay part ng vlog ko. Yung mga nako ng vlog ko ay about sa pag-review ng videos or ng channel rather nila Kasosyo, Chikoy at Kasosyo. At ngayon, part ng vlog na at kalabi, nag-search na umatend ako ng Zoom meeting namin ng Kasosyo malapit. Okay, so ito yung mga note ko dyan. Yung unang topic natin ay about kaya kaya Kasosyo Allen Jiao ay talagang nahihirapan daw siya about na kuha ulit ng supplier, problema niya yung supplier kasi paano pull out yung investor din sa kanyang negosyo. Pero naging malakas naman siya. Okay, so ang puhunan niya lang daw eh laway tsaka alam yun, knowledge siya sa it's very good. Kaso nga lang netong magde-December eh nagkaroon ng issue or nagkaroon ng problema sa mga investor niya. So, nakikita niya yung opportunity, merong rush. Parang alam mo na kasi magpapasok. Nasa isip niya, at ako din naman, kung nasa may side niya ako, ako din naman yung ngayon. At humahanap ako ng paraan para, syempre, ang tao maraming pera ngayon. Okay, so parang gusto ko sabayan yung wave ng mga tao na magkaroon ng benta marami ngayon. So, maraming problema yun, syempre, laking problema sa ating mga negosyante. Dahil kapag hindi natin sabayan yung wave, matagal-tagal na ulit yung susunod na wave. Tsaka January, baka wala yung tao. Pero mga tao. Pero ngayon, ito talaga yung panahon na parang talagang kailangan ito mag-negosyo. Kapulad ng misis ko, marami siya binibenta ngayon. Ako din naman, may mga ina-extra exam, nagbibenta din ako ng computer ngayon. Yung pre-selling, or yung pre-selling na tinuro din ni Kasosyo. Pero ang problema nga nito ni Kasosyo ay nalang si Saksa, hindi naman siya sa wala. Okay, naging problema niya, hindi ko pull out na itong mga ako ay napaisip din naman ako na kung mag-start ka rin naman sa wala, edi mas maganda mag-start ko ulit sa kung ano yung meron ka na lang. Meron ka naman na ngayon. Okay, medyo ibang level ka na. Okay, ibang level ka na ngayon eh. Dati nag-start ka sa wala at unan mo na nga lang inaway. Eh, ayun, nag-start ka sa kakaunti. Well, next time, baka mag-start ka na ulit sa marami. Okay? So, yun yung mga naging talakayan ng question. So, sabi ni Kasosyong Reynaldo na yun nga, dahil nakita nga ng nanay niya na talaga masipag siya tao, talagang gusto niyang tulungan yung anak niya. At yun nga yung pagsasangla ng alahas ni nanay. Okay? So, tanong niya nga is kung muna tatanggapin niya ba? So maganda yun, sabi ni Kasosyo Arvin, maganda yun, meron suporta yung nanay niya, sapat na yun, pero huwag mo isang layo ala kasi siyempre yun ay mahihirapan ka kasi alay mo, katulad ng ibang mga kumuha na marami supplies, hindi rin naman nila benta, so sayang. Okay, so kung yun yung goal mo, magparami na supply at sa pamamagitan ng mga alahas. At yung pangalawang sinabi ni Kasosyong Reynaldo ay yung pangungutang, pagloloan sa bank. So, maliit daw na interest na. So, yun yung mga ways niya para maparami yung supply niya ulit kasi sa mga nag-pull out na supplier. So, si Kasosyong Dexter naman, nasabi niya masyado daw naging focus si Reynaldo sa wala kaysa sa doon sa naging meron. Totoo naman yun. Naniniwala ako na masyado siya naging focus kung sa wala siya. Okay? So, at that right moment, sabi niya meron siyang accounting supply. Nagawa niya na rin naman yung art of Presell ni Kasosyo Arvin. Then, gawin niya ulit yun. Okay? So, sabi nga ni Kasosyo Arvin, meron siyang art of yung kapatid ni Presell. Is yung tinatawag niya prepaid. Pero, prepaid. Pero actually, yun yung postpaid talaga, sabi niya. Post-set, parang gano'n. Okay, pero ano ba yun? Kasi, ang prepaid is, magkakaroon ko ng supply kahit wala ka pang bayad. So, after mo, pagkatapos mo magkaroon ng talino, ng husay mo, sa pagiging pre-sell, ito tawagin. Kumbaga, yung pre-sell, alam naman natin yan eh, yung pre-sell is, magbebenta ka ng wala. So, ito yung relasyon mo sa customer mo. Makakuha ka ng bayad ng customer mo. Okay? So, syempre, ipigil ka ng mga tao magtitiwala sa'yo, kamag-anak mo, kapatid mo, pinsan mo, kaibigan mo, lahat.
pwede magtiwala sa'yo ng pera at saka mo lang bibili yung produkto. Okay, so wala kang puhunan doon. Yun yung Presell. Yung prepaid naman, ito yung magandang part na sinabi ni Kasosyo. Kasi talagang million talaga ang halaga na itong topic. So, yung prepaid is yung pagkuha mo na supply sa supplier mo na hindi ka pa nagbabayad. Kukuha ka ng ano ng produkto sa supplier tapos pagkakatiwala ka. So, meron dapat kayo mga terms. Okay, so, kung nasatisfy mo na yung customer mo, may tiwala na yun sa'yo. Sunod naman yung isa, susunod mo naman isa satisfy is yung supplier. Kasi dapat meron kayong relationship. Okay, syempre lahat ng supplier, kaya sila supplier kasi marami silang stocks. At syempre, nahihirapan din sila mag-ano yan. Magpalabas ng mga stocks o magbenta ng mga stocks. So, ikaw naman bilang negosyante, malupit. Okay, ikaw naman yung tutulong sa kanila. Tulong na maibenta yung mga supplier. May mga terms nga lang kayong gagawin. Okay? So, makakatulong ka na makapagbenta ng stocks yung mga supplier mo. Kahit hindi masyadong, kahit hindi ka magbabayad sa kanila, meron lang kayong term na mga kasulatan kayo. Okay? So, yun yung mga bagay na ito naging topic natin kay Kasosyo Reynaldo. Okay? Yun yung using your other people's money. Okay? Ito pa rin, kasama pa rin to yung sa Presell. Ito naman sa prepaid, using your supplier's money technique. Ayan, ginagamit nga yan ng mga Lazada, ng mga Shopee. Okay, wala naman talaga sila ng supply na yun. Okay, nagagaling lang din yung sa isang seller. So kapag bumili si buyer, okay, wala naman kay Lazada yun. Kukunin pa rin ni Lazada yun sa supplier nila. Okay, sa mismo seller. Tsaka ibibenta. So napakaganda yun. Napakagandang topic. So kahit ako, kunwari ako ha, pwede ako magbenta ng bagay na wala ako kasi meron ako supplier. Gawin natin. Wag nga lang daw, yung mga warning na mga kasosyo nating narinig ko dyan is wag lang masyadong marami kang kunin tapos wala kang kakayahan magbenta. Okay, so again, kay Kasosyo Reynaldo na natutunan natin na last night napakalupit nun na topic na napapanood kasi lahat ng mga kasosyo natin parang gusto, alam mo yun, mag-stop, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Pero may mga bagay na wala sila. Pero sabi nga ni Kasosyo Dexter, mag-focus ka sa mga bagay na meron. Okay? Meron ka naman talaga. Meron kang discounting. Gamitin mo muna yung preset. Okay, mag-preset ka muna. Kaya kung meron ka ng kilalang supplier, ang ginagawa nga ng misis ko is benta lang siya ng benta. Okay? Kapag kunwari available on hand to sa pinsan niya o sa pinsan ko, sa kakilala niya, i-benta niya, pupus niya kagad. Okay. Kapag may bumili, wala pa naman sa akin, hindi kukunin niya na lang sa supplier. Di ba magandang paraan? Tawag nga doon is prepaid. So, maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana ikaw ay natuto. Like, subscribe, at supportahan niyo ako dito kasi bago lang ako dito sa pag-vlog ng business. Again, maraming salamat sa Austin. Pakisubscribe na rin at pakishare kung meron ka natutunan ngayon. At please, follow nyo rin po sa Kasosyo. At kung gusto nyo po na makasama sa feature kong video, mag-comment lang po kayo, please. At sana magkaroon din tayo ng pinatawag collab sa akin. Maraming salamat at sana may natin. Yes.